Naniniwala isang human rights lawyer na hindi masusugpo ang kriminalidad sa bansa kung namatay nga ang umano'y drug pusher at user, pero dumami naman ang kaso ng patayan sa bansa. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. July 17, sa Barangay Batasan Hills, binaril si Virgilio Badilla, 50 anyos habang natutulog umano sa kanilang bahay. Nagtamo siya ng dalawang tama ng bala sa katawan at isa sa leeg. At may karatulang drug addict ako, salot sa lipunan. Isa si Badilla sa apat kataong napatay sa barangay na ito na sinasabing halimbawa ng extrajudicial killing o summary execution dahil di sila sa police operation pinatay at di kilala ang mga salary nila. Sa tala ng GMA News Research, nasa 181 na sinasabing sangkot sa illegal na droga ang pinatay ng mga hindi pa kilalang salarin mula June 30. Sa impormasyon nga raw ni Senador Ping Lacson, nasa 600 na ang bilang ng extrajudicial killings o summary execution sa bansa. Ilan na yung napala ng kaso or mapapala na ng kaso? Kung wala, malaki talaga yung problema natin. Whether they like it or not, yun ang magiging perception. At the very least, tinotolerate nila and at worst, baka sila yung nag-i-sponsor. Pinuntahan ng GMA News ang Station 6 ng Quezon City Police para i-follow up ang investigasyon sa kaso ni Badilla at iba pa. Napag-alaman naming may 10 murder cases silang naitala mula noong June 1 at kasama dito ang kay Badilla. Lahat ng 10 murder cases hindi nalutas dahil sa iba't ibang rason, gaya ng kawalan ng complaint, hindi matukoy na identity ng mga suspect at kawalan ng witness. Pinagtutuunan din naman na po namin ng pansin yan sa patunayan po, marami rin po kami mga homicide cases or murder cases na nasosolve naman. Although nagtatagal yung iba inaabot ng taon, pero dumarating ang time na nasosolve namin siya. Ayon naman sa human rights lawyer na si Edre Olalia, hindi masusugpo ang kriminalidad sa bansa. Kung namatay nga ang pusher, dumami naman ang mga mamamatay tao. Mas matindi pa kung kunwari vigilante, pero yung pala undercover na pulis sa kapangyarihan at tungkulin ng ating gobyerno na imbestigahan. Nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila kinukonsinti ang extrajudicial killing at hindi nila palalampasin ang mga tauhan nilang umaabuso. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.